Good morning mga kagis, welcome back again sa aking channel. So for this vlog mga kagis, ayan na, magpaghahanda tayo para sa ating ibibinta mamaya. So ang ating ibibinta mamaya ay arroz caldo mga kagis. Ang sahog ko na aking arroz caldo mga kagis ay ang aking pinakamasarap na ata ay manok at saka itlog. Yun lang po ang sahog ko mamaya sa pagbibinta ko mamaya ng arroz caldo. So ayan, nakaready na lahat mga kahagis. Ganun lang kasi. Sos, napakasarap nito. Kabagong lahat mga kahagis. Panabago natin lutuin mga kahagis ang aking patay manok at saka natin. Bago natin siya kasi masahin. So kailangan muna natin yung i-drain ng maayos. I-drain natin siya ng maayos para pagginisa natin yung manok at ay ito mga kahagis. Hindi po siya malalagsak kung kaya magkakaroon ng tubig. So kailangan siya maluto sa mantika mga kahagis para hindi siya malamsak. Ma-overcook kasi ang atay kapag mayroong tubig. So ayan, nakarili na mga kahagis ang aking lugaw habang niluluto ko yung aking lugaw. Gas pa lang yan. Ako na may nagrarili na sa ibang mga gagawin patulad po rito mga atay. So ayan, welcome back again sa akin channel mga kahagis. Sana po ay nag-enjoy at may natutunan kahit papaano. So tara, simulan na natin mga kahagis. So mga kahagis, na-train ko na ng maayos ang atay. Ayan, nakapag-isa na rin ako ng sibuyas, bawang at saka luya. Bago natin ilagay ang atay. Kasi ang atay mga kahagis, pag masyado marami ang atay mga kahagis, nagtutubig yan mga kahagis. So hindi mo siya masyado mag-ibisa ng maayos. So kailangan mong pakunti-kuntiin. Kasi pakunti lang yung ating nalutuan eh. Maliit na nilutuan ko eh. So kailangan kong paunti-unti lang ginagawa ko para maluto ko siya ng maayos. Hindi siya malansa. Hindi malansa mga kahagis. Kailangan talaga tuyong-tuyo. Makita nyo mga kahagis, try. Hindi siya nagtutubig. Hindi magtutubig ang kahagis mo. Kasi naibisa ko siya ng maayos. So ayan, ang luka nakaready na. Pagluto naman ng lugaw, alam niyo naman mga kahagis, kailangan haluin ang haluin hanggang siya ay lumapot. Hindi pwede iiwan dahil didikit at pagluto to. Nag-isa na rin pala ako mga kahagis ng aking sa lugaw. Nag-inis ako na yung sa lugaw para sa lugaw kasi kailangan mag-isa tayo sa salunggaw dahil kapag ka, hindi mo naman lagyan ng ano yung lugaw, ng pampalasa, hindi, masarap. So ayan mga kahagis, nakarinti na yung ating manok, yung i-isa na rin natin. So ganun din mga kahagis, kailangan na ang pag-isa ng ating manok ay tuyong-tuyo talaga yung manok, nakatrain talaga siya, nakatrain. So kailangan i-drain natin ng maayos para mag-isa siya ng maayos at saka papasukin ng mantika yung kalugluban ng kanyang laman para sa ganun matanggal ang lamsa. Yan. Kaya ako po siya din na dalawa mga kahagis dahil wala po kaming bawaling malaki at saka wala kaming lutuan na malaki. So ang mayroon lang kami po ay puro disposable. Puro mga ano pa ito. Awag mo po mga kahagis yung lutuan ito. Kalimutan ko naman mga kasi, basta yun na yan. Yan yung tuntuan na yan. So ayan, hinihiwalay ko siya para mag-isa ko siya ng maayos mga kahagis. Diskartihan lang mga kahagis. Bawal kasi yung malaking lutuan dito sa kondomitory namin. So, hanggat hindi pa kami pinagbabawalan, barat na kami ng barat. Kasi, kumikita naman tayo dito, kailangan natin masipag. Papakasyon tayo eh. So ayan mga kahagis. Sinisimula na natin.
Hinati ko siya sa dalawa para pag ginisa ko siya, hindi siya malapsak. O kaya magisa, para magisa na rin na maayos. So habang nagigisa ako, yung kasama ko naman mga kahagis, nag-i-slice na rin ang spring onion. Para mas mabilis ang oras na wait, makapagpahinga naman kami ng maaga. So ganun lang yung diskarte mga kahagis. Habang ako'y nagigisa ng manok, kinahalo ko naman ngayon ang lugang. Para naman sa ganun, hindi siya matutog. Ganun lang ang diskarte mga kahagis. Nakarig na lahat. So ganun lang mga kahagis. Very easy na kaya, very easy. Yo. Bahala kong pali pa rin mga kahagis, kaso hindi kaya. Mabigat sa mali, iwo ang ating lutuan. So ganun lang mga kahagis. Yan lang ang balat natin dyan. So, ayan. Ano ito na? Ang hirap na walang camera man. Wala akong stand. Ang panahon. Yan, ginigis ako na mga kahagis. Isa ko muna sa nainit na, nainit na. Sa sibuyas. Mas ang hangin dito sa Taiwan, mga kasa. Mas ang hangin. Napagawa na rin dito pa mga hangin, alakas ang hangin. Kailangan natin isa ng maayos yung ating yung ating manok kapag, para magiging ano pumasok yung lasa dun sa loob ng manok. Hindi mo lang sayang manok kapag ilagay na natin sa lugaw. Ganun lang diskarte mga kahagis. So ayan, ayan nakapag-slice na yung ating kaibigan. Naiwan na niya yung kanyang mga spring onion. Yun o. Oh. So ayan mga kahagis. Ganyan dapat mga kahagis. Ganyan dapat, ganyan, ganyan. So ayan. Yung manok, yung pinakuluan kong ano mga kahagis kasi nagtutubig yung mga kahagis. Nakakang lasa yung mga wala. So habang ako'y nagpapakulo, nag-isa pala, nag-isa ng manok, nagpapakulo na rin ako sa pang mga kahagis. Dahil yung manok na hindi nalagyan ko dito sa pang mga kahagis para magiging malasang at sabaw. Bago natin ngayon ilagay ang sabaw sa lugaw. Yun, discard dyan mga kahagis. Tira-tira ka matitinis. Atak na yan! Atak na yan! Oo? Oh. Ba't pa nagawa? Dalawa araw ko! Dalawa araw ko! Ano ko? Nahingaw mo na kayo? Hindi ko pa lang. Pakalugaw na naman. Malamig eh! Wala! So ayan mga kahagis, nilagay ko na yung sangkap dun sa ano, mga kahagis, sa lugaw. Ayan, para maging malasa. Para kang maging malasa at masarap.
food lang mga kaagis, kasimple. Ayan ako, yung manok, inilagay ko na sa mga kaagis. Inilagay ko na doon sa sabaw ng manok. So ayan, kunin na natin doon. Tayo kumuha ng panlasa. Mga kaagis. So ayan, tinapos ko ng mga kaagis yung spring onion kasi medyo mabagal yung aking kasama. Hindi pa expert. So ako nang pumanat mga kaagis, titan nyo nun kung gaano kabilis. Bilis mga kaagis, di ba? Ang bilis. So ayan mga kaagis, yung luga natin may kulay na. May kulay na mga kaagis, may kulay na. Ayan na, malasa na. Ayan, lutong-luto na yung tanglad. Luto-luto na yung tanglad. So ayan mga kaagis, ready na lahat, no? So ito na mga kaagis, ready for reservation na tayo. Oh, eh, reservation. Portion pala. Ready to portion na tayo mga kaagis. Ipo-portion na natin yan. So ganun lang kabilis mga kaagis. Lahat ng yan naka-ready na. Ipo-portion na lang natin yan. So ayan, may luto na yung atay. Luto na yung itlog. Luto na yung bawang lahat. Luto na. So ganun lang kabilis mga kaagis. Very easy lang mga kaagis. Yan up, mga kaagis, naka-portion ng mga kaagis. Yan. Kaya, diskartehan natin kung paano tayo kikita mga kaagis. Ganun lang diskarte mga kaagis. Yon, naka-ready na siya mga kaagis. Yon. May bawang na lahat mga kaagis. Yan, may bawang na lahat. Yan o. Naka-ready na lahat mga kaagis. So ayun, mga kaagis, hanggang dito na lang ako mga kaagis. Ako yung magpapaalam ng mga kaagis. Sana po ako inyong masubscribe. Ayan, malike. At saka pa-share na rin kung sa kung nagustuhan nyo po ang aking video. Don't forget to subscribe mga kaagis. Maraming salamat.